Determinado si House Speaker Pantaleon Alvarez na ituloy ang investigasyon kaugnay sa mga bentahan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Ito kahit pa hindi dumalo sa naturang investigasyon si dating Justice Secretary at ngayon Senador Laila De Lima. Higit naman ni Alvarez na hindi pamemersonal o pamumulitika ang pata ang pakay ng investigasyon. Jervis Manahan sa detalye. Sa unang pagkakataon, sinagot na ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang gusot kung pwede bang imbestigahan ng mababang kapulungan si Senadora Laila De Lima. Ipinunto niya nang humarap siya sa media na hindi pamumulitika ang plano niyang paimbestigahan ang senadora. Hindi. Hindi personal ito. Bakit ba naman natin siya pe-personalin? Kung titignan niyong mabuti, yung aking final na resolution ay hindi naman siya binabanggit. Mismo si Alvarez ang nag-file ng resolusyon para imbestigahan si De Lima sa batasan. Pero hindi pa man natutuloy, sinabi na ni De Lima na hindi siya pupunta. Dahil bakit daw ba siya iimbestigahan, gayong siya naman ang nag-expose ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ay hindi naman natin siya pipilitin na dumalo. No? Nasa kanya yon, option niya yon, dahil meron naman tayong tinatawag na inter-parliamentary courtesy. At yun ay ibibigay natin. Igagalang po natin yan. Pwede naman daw mag-imbestiga ang mga mambabatas kahit na wala si De Lima. Iimbitahan daw nila ang lahat ng mga sangkot at posibleng may kaalaman sa pag-ikot ng ipinagbabawal na gamot sa kulungan. Kabilang na ang mga may kaugnayan kay De Lima gaya ng dati niyang driver na si Ronnie Dayan. May mga witness na rin daw si Alvarez. At posible raw na kabilang dito ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice. Pero pagtitiyak niya, tuloy ang investigasyon sa naturang issue. Patuloy po nating alamin, no, kung bakit lumaganap yung illegal drugs nung panahon ng pangangasiwa niya. Samantala, kakausapin din daw ni Alvarez si Congressman Amado Espino ng 5th District ng Pangasinan. Si Espino ay dawit naman sa drug matrix na ipinakita ni Pangulong Duterte. Nagsilbi raw si Espino na governor ng Pangasinan at dati nang naharap sa mga kaso ng plunder, illegal mining at huweteng. Pinangalanan din siya bilang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon pero hindi raw maipaliwanag kung saan ang galing ang kanyang yaman. Hindi man ibig sabihin na pag nandun yung pangalan mo, ay kami dito sa Kongreso meron kaagad gagawin din adjust. We have to look into that. Posible raw nakausapin niya si Espino sa susunod na linggo. Inamon ni Kabayan Party List Representative Harry Roque si Senator Laila De Lima na siputin ang lalong pagdinig ng Kamara tungkol sa mga kalakalan ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison noong nanunungkulan pa lamang siya bilang Justice Secretary. At ayon kay Roque, dapat harapin ng senador ang mga isyong ibinabato sa kanya at kung malinis ang kanyang konsensya, dapat umano siyang humarap sa Kamara para mapatunayang siya ay inosente. Nais naman ni Roque na linawin ang saklaw ng inter-parliamentary courtesy kung ito ang magiging dahilan ng senadora upang hindi dumalo sa inaasang pagdinig. Isang resolusyon ang inihain sa Kamara na naglalayong imbestigahan ng bunoy ilegal na kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison noong panahong nanunungkulan pa lamang bilang Justice Secretary si Senator Laila De Lima. Git ni House Speaker Pantaleon Alvarez, posibleng magkaroon ng pananagutan ng senadora sa gaganaping investigasyon dahil sakop ng kanyang kapangyarihan doon ang Bilibid. Report mula kay Jervis Manahan. Tila hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang mga pasani ni dating Justice Secretary at Senadora Laila De Lima. Inihain kasi ni House Speaker Pantaleon Alvarez at ng 10 iba pang mambabatas ang isang resolusyon para imbestigahan ang umano'y pagdami ng droga sa New Bilibid Prison noong panahong kalihim pa siya ng DOJ. Giit ng mga mambabatas sa kanilang House Resolution 258, napatunayan daw sa isang drug raid noong December 2014 na pugad ng drug operation ang Bilibid. Dahil dito, dapat lang daw na imbestigahan ito ng mababang kapulungan para masilip ang mga batas kaugnay nito. Tingin ng mga mambabatas, kapag natuloy ang investigasyon ay maaari nilang imbitahan si De Lima na dumalo sa pagdinig bilang resource person. Pero hindi nila sapilitang mapadadalo ang senadora base na sa inter-parliamentary procedures nila. Sa kabila nito, magkakaroon at magkakaroon daw ng pananagutan si De Lima sa drug investigation sa Bilibid dahil nasa ilalim ito ng DOJ. Eh sino ba yung Secretary of Justice noong December 2014? Hindi noon tayo pwedeng magtawag ng ibang Secretary of Justice.
Posible rin daw na imbitahan yung mga inmate na sangkot sa drug trade sa loob ng NBP kung naaayon ito sa batas. Kung kailangan, no, kung kailangan nila mag-attend, kailangan din natin tingnan yung procedures ng bringing prisoners to a hearing. Kinontra naman ito ng kaalyado ni De Lima na si Ifugao Congressman Teddy Bagilat dahil harassment daw ito sa senadora at hindi naman trabaho ng lehislatura na hanapan ng mga pagkakamali ang mga dating opisyal. Pero agad namang dumepensa ang mayorya sa pahayag ni Bagilat. I suppose the burning question would be whether we are doing this just for pure harassment or whether in fact if we would have this investigation, we may be able to craft a better law. Kasi naman itong investigation is not for any other purpose but it should be in aid of legislation. Nasa Committee on Rules na ang resolusyon sa ngayon at kung sakaling maisasagawa, tiniyak ng mga mambabatas na magkakaroon sila ng oras para dito. Kahit na gumugulong pa ang budget deliberation at magsasagawa ng CONA sa susunod na taon. Jervis Manahan, PTV. Meanwhile, Senator De Lima laughed off the latest accusation against her. She said the matrix is good for the garbage can. This report by Joy Gumatay. Akala ko ba ang mga sinasabi nila, nagbe-benefit ako sa drugs, magdyan sa bilibid. Nasaan? Ito mga araw-araw. One trash drug matrix. This is how Senator Leila De Lima described the latest document released by President Rodrigo Duterte to reinforce his accusation that she was a major player in the drug trade at the new Bilibid prison. The neophyte senator never thought our president resorts to such tactics, confirming what she felt all along, that his war against drugs has turned into a war against her instead. Minsan nagpre-press ko ng 3/4 of that, you know, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito sa Senado. Gusto ko na ho mag-concentrate. Analyzing the drug matrix, Senator De Lima emphasized that all arrows point to one personality, former Pangasinan Governor Amado Espino. When she was the Secretary of the Department of Justice, De Lima shared that she pushed for an investigation against Espino due to a murder complaint filed against him. Senator De Lima emphasized that this will be the last time that she will speak regarding this issue. Hence, she would like to make it clear that she is 100% innocent and she was never involved in the drug trade at any time inside Bilibid prison. For PTV News, Joy Gumatay. House Speaker Pantaleon Alvarez is pushing for an investigation into the proliferation of illegal drugs at the National Bilibid prisons during the term of Senator Leila De Lima as Justice Secretary. According to Alvarez, he will file a resolution seeking such probe. He stressed the need for the investigation into the continuing operation of drugs by convicted drug lords even inside the NBP. Alvarez, meanwhile, rejected a congressional probe of the series of alleged extrajudicial killings amid the intensified campaign against the drug menace. He believes it will be a waste of time. I will file a yung bill para imbestigahan yan. Bakit lumaganap yan? Ibinasura naman at pinagtawanan lang ni Senadora Leila De Lima ang inilabas na drug matrix ni Pangulong Duterte. Muli namang iginiit ng senadora na inosente siya at wala siyang kinalaman sa umano'y ilegal na bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Si Joy Gumatay sa detalye. Akala ko ba ang mga sinasabi nila, nagbe-benefit ako sa drugs, magdyan sa Bilibid? Nasaan? Ito mga araw-araw. Isang basurang drug matrix. Yan ang tingin ni Senadora Leila De Lima sa pinakabagong dokumentong inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y nagpapatunay na dawit nga ang mambabatas sa kalakaran ng droga sa New Bilibid Prison. Hindi sukat akalain ng senadora na kaya itong gawin ng ating presidente na sa pakiramdam niya ay pinaiigting hindi ang kampanya laban sa droga kundi ang kampanya laban sa kanya. Na minsan nagpre-press ko ng 3/4 of that, you know, in the wee hours of the morning, 3/4 of that press con is all about me. So nagsasayang po ng oras dito. Mas marami pong dapat gawin ng Pangulo. Ako rin po. Mas marami pa rin po akong dapat gawin. Nagsimula na ho yung mga seryosong trabaho dito sa Senado. Gusto ko na ho mag-concentrate.
pagtatanggol ng mambabatas kung susuriin naman raw ang matrix, malinaw naman na lahat ng arrows ay nakaturo sa iisa lamang na personalidad, ang nooy gobernador ng Pangasinan na si Amado Espino. Kwento pa niya noong siya ay Justice Secretary pa lamang, pinaimbestigahan niya sa National Bureau of Investigation si Espino dahil sa kasong murder, kaya papaano naman raw siya magiging kasabwat nito. Nilinaw ni Senadora De Lima na ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya patungkol sa usaping ito, kaya naman nais niyang bigyang diin na inosente siya at wala siyang kinalaman sa malawakang kalakaran ng droga sa Bilibid. Para sa PTV News, samantalang mas mainam umano kung sa Mindanao na lamang idiniklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang State of National Emergency imbis na sa buong bansa. Ayon kay Senator Laila De Lima, maaaring questionin ng Korte Suprema ang katwiran ng pagsasailalim ng buong bansa ng State of Lawless Violence, gayong sa Mindanao lamang naganap ang mga insidenteng nakapaloob sa proklamasyon ng Pangulo. May report si Joy Gumatay via phone patch. Ni Senadora Laila De Lima ang ilang aspekto ng proklamasyon inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa pagdideklara ng National Emergency on Account of Lawless Violence noong Setyembre 4. Ito ay naganap matapos ang di-inaasang pagbomba sa Ross Avenue Night Market sa lungsod ng Davao. Ayon sa mababatas bagaman sapat ang justification sa Proclamation No. 55 na nakasentro sa terorismo, mas katanggap-tanggap rin pa na kung ito ay dineklara na lamang sa Mindanao imbis na sa buong bansa, gayon sa Mindanao lang naman naganap ang mga insidenteng binanggit sa naturang proklamasyon tulad ng pagbobomba, hostage taking, highway robbery, pag-atake sa mga military outposts, gayon din ang pagpatay sa mga kinatawan ng media. At dahil pumunta ang sakit ng deklarasyon, maaari raw suriin ng Korte Suprema ang justification na nagpapatibay rito tulad ng pagkukwestiyon nito sa proklamasyon ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ng State of Emergency sa Maguindanao at iba pang apektadong lugar nang hindi inaasa ang Maguindanao Massacre noong taong 2009. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Ipinanggi ni Senadora Laila De Lima ang akusasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya ay sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Itinanggi din niya na may tauhan siya sa loob ng Bilibid na nangongolekta ng limpak-limpak na salapi. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Yan ang pahayag ni Senadora Laila De Lima sa isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y sangkot ang mambabata sa kalakalan ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntin. Pagpapaliwanag ng Senadora, matagal na niyang pinasisinungalingan ang balibalitang may tauhan siya di umano sa Bilibid na kumukolekta ng limpak-limpak na salapi kasabay ng tagong pagbebenta at paggamit ng droga sa kulungan. Paglilinaw pa niya, hindi siya kailanman nasangkot sa kahit na anong gawaing may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot, kahit pa mayroong lumutang na balitang di umano'y nakikinabang ang mambabata sa kinikita ng kalakarang ito, lalo na noong panahon ng kampanya kung saan sa pagbebenta raw ng droga nagmula ang pondo na ginamit niya noong nagdaang eleksyon. Sa kabila nito, inamin naman ni Senadora De Lima na hindi purong kasinungalingan ang lumabas sa bibig ng ating Pangulo. May some snippets of facts, snippets of truth, but the bulk of it are distortions, are exaggerations, and lies. Para sa PTV News, Joy Gumatay.